Ayan! O, di ba? Ganito po ko talaga kami, tulong-tulong. Ayan. Okay. Ay! Diyos ko, lumaki mga cells ko. Woo! Anyway, saan naman si Mama? Asan ba yung ating ano? Alam mo, di ko alam kung saan nagpupunta yan. Hello! Ay, siya! May parlor? May pa-makeup kit? Makeup bag? Oy! Nako! Kamusta kayo? Hello, everybody! O siya nga pala. Kamusta na ang buhay-buhay? Okay naman. Ay, naman. Ang saya. Kailangan mong gawin to. Kaya pa ba, Mama? Ha? Kaya pa? Kayang-kaya. Nakakahinga ka pa, Mama. Nako, ito na naman po tayo sa nakon. Makabagbag damdaming mapusong segment ang... Dear Wilfredo. Pakipasok lang ang sulat. Simulan na po natin ang pagbabasa ng isang ating kaibigan na sumulat. Pasok na iha. Rampa ha, rampa. Pwede ha, pwede ha. Wow. Ano pangalan mo iha? I'm Jules. Ano daw? Jules. Anong juice ka? Mango juice? Naku, medyo mahaba ang sulat. Actually, totoo po ito. Ito po ay nanggaling kay GMA Network. Ah, wala pa. Ang haba. Totoo po ito. Totoo itong sulat na ito. Well, so shortcut natin siya. Actually, maganda itong story ang to. Basahin mo nga. Ang lilita sulat. Hindi ko mabang. May langaw. Buhay ka pa, nilalangaw ka na. Pakibasa. Dear Wilfredo. Ah. Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mandy. Rigma. Mandy Rigma. Babae ba yung lalaki? Mandy talaga. Hindi ko alam. Lalaki. Alam ko babae yata siya. Babae ba ito lalaki? Mandy. Sisimulan ko po ang aking istorya noong nagkakilala kami. 16 na taon lamang ako noon. Katulad ng ibang relasyon. Simple, masaya. Minsan may hindi pagkakaintindihan. Dumating yung panahon na nagsawa na siguro ako ng lamig. Ang bata ko pa, marami pa ako makikilala, yan ang nasa isip ko. Pero hindi ako nakipaghiwalay sa kanya. Hinintay ko na makaramdam siya na ayoko na. Hanggang nang hingi siya ng space. Yon ang naramdaman kong yon. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sinabi niya na magtatrabaho siya sa ibang bansa. Makalipas ang ilang taon, nagtrabaho na rin ako. Biglang may tumawag sa akin. Hindi ako naghinala na siya dahil number sa Pilipinas ang lumabas. Nagkamustahan, nagkita, nagdate ulit. Single siya. Single ako. Single tayong lahat. Ay, hindi, wala. Single, pero pinili ko pa din na huwag naman ituloy. Naghiwalay kami nang bigo ulit siya. Pakiramdam ko kasi parang isang matalik na lang kaming magkaibigan. May pamilya na ako ngayon. Isang anak, masaya, kontento. Sa loob ng 7 taon, okay ako, Will. Isang araw nakita ko siya sa social media. Naalala ko lahat. Naluha ako, Will. Luha na ngayon lang lumabas simula nung maghiwalay kami ng paulit-ulit. Dapat ko bang kausapin yung ex ko for closure? Dapat ko bang i-confess asawa ko? Malaking issue to. Bigyan niyo naman ako ng kung ano man pong payo at kung ano po ba mali at ang tamang gagawin. Nagmamahal? Nagmamahal. Mandy. Eh, totoo yan ha. Sulat niya talaga yan ha. Well, Mandy, sa sulat mong ito, nabanding ka na sumulat. Wilfredo, ikaw naman. Kanya-kanyang opinion. Sa bakit tinago naman siya sa pangalan niya? Oo. Mandy, ilang beses mo na ba siyang pinaasa? Ilang beses na ba kayo nagtagpo at sinabi mo sa kanyang, wala ka nang nararamdaman? Sinabi mo sa kanyang, ayokong lokoy ng sarili ko? Bakit pa? Ngayon masaya na ang pamilya mo? Bakit? 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 Naintindihan mo ba yung why, oh why?
You know, sa ating mga tao dyan, mga kababayan, alam nyo ang buhay ganyan lang. Pag merong negative sa buhay mo, you cannot move on with your life. Dapat laging positive. Pag bumagsak ka, tumayo ka on your own. Hindi apat ang paa mo, dalawa lang. At hindi paan ang lahat ng sambayanan yan. Paa mo yan. You have to stand up. Kaya manindigan ka, I'm happy with my husband. I'm happy with my kids. Kung nagkakaroon ka man ng konsyensya kayo na lang, that is your problem. Why? Dapat nung pa lang, sinara mo na yan bago ka nagkaroon ng pamilya. Yun lang ang point ko. But anyway, okay. Mandy, sa sulat mong ito, thank you very much for sharing your story dito sa Dear Wilfredo. Meron kang 10,000. Sana itong 10,000 na ito, closure na ito sa lahat. Ang ibig sabihin niya,